ayun po, so dito sa banda dito makikita natin na mayroon dalawang parang vent na pinagmumula ng usok. May isang malakas, may isang katamtaman lang. So yung isa medyo malakas. Yan yata yung dating vent na sumabog. Makita nyo may dalawang ano. Ngayon may patatlo pa na lumalabas sa gitna. Dito po ito sa may tapat ng Bilibinwang. Umuusok po yung vulkan sa may main crater. Hindi naman po kalakasan, parang naipon na lang yung ano, yung usok. Naipon na lang yung usok. Kasi umuusok nga ng ano, paunti-unti siya. Simula na naman po siyang umusok kahapon. Mula sa 16 na araw na hindi niya pag-usok. So ngayon ay umuusok po sa ulit. Ngayon tingnan naman natin doon sa may bandang Banyaga. Dito naman po ito sa may tapat ng Buso-Buso. Kung makikita nyo, mahina naman ang ano, ang usok na nanggagaling dito sa main crater. So itong malaki na to, ano lang yan, naipon na lang yan siguro sa pag-usok niya kanina. Pero dito sa baba, ayun, may mga paunti-unti lang na umaangat. Ayan lang po ang ano, usok. Konti naman na siya ang lumalabas sa ilalim. Itim nga pala po ng kulay niyan dahil against the light po yan sa araw. Kaya akala niya itim. Pero dito, sa baba puti naman yung lumalabas na steam. Makikita nyo, may mga usok-usok pa rin. Ayan po, may meron siyang parang ilang pinagmumula ng usok, hindi lang isa. Hindi marami. So, hindi natin alam kung bakit umuusok na naman ang vulkan, pero syempre dahil vulkan siya, natural lang sa kanya na umusok, lalo't nasa alert level po pa ang Bulkang Taal. So mayroong marami-rami na rin na mga ano, volcanic earthquakes na naitala ang Pibos. Pero again, wala ni isa man sa atin na nakakaalam kung malapit na bang pumutok ang vulkan or hindi. So kailangan lang natin ay laging magdasal at laging maging handa at maging alerto.
ano tayo, handa sa kung ano man ang mangyayari sa Bulacan Ka, lalo na yung mga malalapit dito sa kanya. And again, kailangan din natin palaging magdasal dahil wala namang imposible sa Diyos. At nawa ay matagal pa ulit bago pumutok ang Bulacan Taal at hindi na siya ganung destructive. At nakakaawa na iba natin mga kababayan. So ayun lamang po, yan po yung update ko mula sa napakatagal kong panahon na hindi nag-a-update tungkol sa Bulacan Taal dahil unang-una hindi naman siya nangaumuusok and bumaba na siya ulit sa alert level 2. Pero ngayon po, mula kahapon ay umusok siya ulit. At yun nga po yung kalagayan niya ngayong araw na yung araw ng August 12, 8:03 ng umaga. Hey, call me, I got no. I got a bag of time.